online Sunday school at the same time sa mga nasa face-to-face. So, I'm Ate Rafa, and ready na ba kayo na kumanta and sumayaw? Mahinig ng story at matuto at the same time mag-craft? So, if you are ready, let's go! Time, and you'll be when it ends. You have no beginning and no end. Your word will endure without change, it is sure. On your promises, we will stand secure. Walk in the light.
Hello kids! Hello crayons! It's story time at ako ang inyong tagapagkwento, si Ate Lovely. So itutuloy natin yung story ng life ni Jonah. So last week, kinuwento ni Teacher Stancy kung paano na inutusan ni God si Jonah na pagsabihan yung mga tao sa Nineveh. Pero instead na pumunta sa Nineveh, si Jonah ay nag-disobey at pumunta sa ibang lugar. So, ngayong Sunday or ngayong story time natin, ay pag-aaralan natin at pag-uusapan natin ano nga ba ang nangyari kay Jonah. Tumuloy nga ba siyang pumunta sa Nineveh o tuluyan na nga ba siyang lumayo at hindi na ginawa yung inuutos ni God sa kanya? Last week, kinuwento ni Teacher Stancy sa atin na pinapunta ni God si Jonah sa Nineveh para balaan ang mga tao doon na kailangan na nilang magrepent o humingi ng tawad sa mga pagkakasala nila dahil kung hindi, sila ay paparusahan ng Diyos. Pero si Jonah, instead na mag-obey kay God na pumunta sa Nineveh, pumunta siya sa ibang lugar. Tinakasan niya si God sa pinapagawa nito. Sumakay siya ng barko papunta sa ibang lugar, papunta sa Tarsis. Habang nasa barko siya, nagkaroon ng malakas na bagyo. Natakot yung mga kasama niya, pero siya natutulog lang. Ginising siya ng mga kasama niya para mag-pray sila sa Diyos nila. Kinailangan pa nilang magbunutan o mag-draw lots para malaman kung sino kaya ang dahilan bakit nagkaroon bigla ng malakas na bagyo. Nang nabunot nila, pangalan ni Jonah. Sinabi agad ni Jonah na ihagis siya sa dagat at siguradong hihinto ang bagyo. Totoo nga, inihagis ng mga tao si Jonah at tumigil ang bagyo. Naging kalmado ang buong dagat. At sa utos ni Yahweh, nilamon ni si Jonah ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Ilang araw daw? 3 araw. Ilang gabi? 3 gabi. Habang nasa loob ng tiyan ng dambuhalang isda, si Jonah ay nanalangin. Habang siya ay nasa loob ng dambuhalang isda, nanalangin si Jonah at sinamba niya ang Diyos. Nagpasalamat din siya dahil alam niya na nirescue siya ng Diyos. At sabi pa niya, natutuparin niya ang kanyang pangako dahil si Yahweh ang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonah sa dalampasigan o sa tabing dagat. Sinabihan muli ng Diyos si Jonah na sa 2 pagkakataon na pumunta sa Nineveh at pagsabihan na bigyan ng babala ang mga tao. Nagpunta nga si Jonah sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok sa lungsod si Jonah at pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niya ang ipinahayag. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno o nag-fasting silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba ang hari sa kanyang trono at nagtanggal ng balabal. Nagdamit siya ng pangluksa at naupo sa abo. Ipinasabi ng hari sa mga taga Nineveh na walang dapat kumain ng anuman at wala ring iinom. Lahat ay dapat magluksa at taimtim na manalangin o magpray sa Diyos at pagsisiyan ng kanilang mga nagawang kasalanan. Kailangan na rin nilang talikuran at iwan ang masasama nilang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos at magbago ang kanyang isip na parusahan ng mga tao. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi na iniutos kay Jonah. Kaya naman makikita natin sa istorya ni Jonah ngayon na dahil sa pagsunod niya, natulungan niya mag-repent, humingi ng tawad ang mga tao at nailigtas nga ang bayan ng Nineveh.
Gaya ni Jonah, maaaring tayo din ay inuutusan ng Diyos na ibahagi yung salita niya sa ibang tao pa na hindi pa nakakilala sa Kanya, lalong-lalo na sa mga malalapit sa atin. Kung nakikita natin na sila ay namumuhay sa kasalanan at hindi pa nila nararanasan o nakikilala ang tunay na Diyos na makakapagligtas sa kanilang mga kasalanan, hingi tayo ng tulong sa Diyos para i-obey natin yung inuutos niya na ibahagi yung gospel o yung salita ng Diyos sa mga tao. So, let's pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa story ni Jonah na tinuturuan mo kami upang maging anak mo na sumusunod sa iyong utos, na ibahagi ang iyong salita para tulungan ng ibang tao na mag-repent at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Tulungan mo din po ako na mabahagi ang iyong salita sa mga taong ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so thank you very much, kids. So get ready for our memory verse. Hello, kids! It's time for memory verse. Our memory verse is from Mark chapter 6, verse 12. It says, "They went out and preached that people should repent." Mark chapter 6, verse 12. One more time. Mark chapter 6, verse 12. They went out and preached that people should repent. For the last time. Mark chapter 6, verse 12. They went out and preached that people should repent. That's all, kids. Be ready for our arts and crafts. Hello, kids. It's time for our crafts. I'm Ate Diana, and our crafts for today is a megaphone. Do you hear that? It's a megaphone. So, ready ka na ba? Kung ready ka na, i-ready mo na rin yung materials mo and let's get started! You were before time and you'll be when it ends. You have no beginning and no end. Your word will endure without
enjoy yung ating story for today. At the same time, memory verse and yung ating craft. Pati yung pa praise and worship natin. And thank you po again. Don't forget to like, share, and subscribe ang ating YouTube channel to post your craft online. At the same time, mag-invite ng ating mga friends. So, see you again next Sunday. Bye! Bye! You are